Hello guys, morning. Welcome sa Joe Plantito Vlogs. This morning guys, tingnan nyo sa background ko. Ito yung one of the most beautiful plants in the world. Ito yung sinasabi nila guys na ang pinakamagandang halaman daw, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Find out guys, paano natin maparami ang ganitong halaman. Ito yung variegated alocasia. Simple lang guys. Ito man lang ang isa sa mga koleksyon ni Jinky Pacquiao. Ang buting may asawa ng or asawa ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Ito guys, bakit tinagurian siyang the most beautiful plant in the world? Tingnan niyo guys. Alam ko gusto niyo rin ito. Kasi mahal ito guys, very rare. Isa siya sa mga variety ng alocasia na rare siya guys. Random ang kaniyang colors, tingnan niyo. Combination ng guys, combination ng green, white, at saka yellow green. So ito yung small garden ko guys, ito yung maliit na garden ko. Napropagate ko siya guys, in less than 1 year, ito na parami ko. Ngayong umaga guys, let's find out kung meron tayong magkuhang young baby para maparami natin. Pero before that guys, kindly subscribe sa akong vlogs, sa Joe Plantito Vlogs sa Davao City. Ito yun guys, isa sa nakuha kong planting material, tingnan nyo. Sa aking variegated na alocasia. So this morning guys, maghanap pa tayo ng ibang young babies o yung planting material. Paano natin mapaparami, mapropagate ang ganitong halaman. So tingnan nyo guys, samahan nyo ako kasi hanapin natin kung meron pa bang young baby ang alocasia ko. Ito guys, ilapit natin guys. Bakit siya pinakamagandang halaman guys, tingnan nyo. Very random ang kanyang color combination guys. Hindi siya predicted, hindi siya scripted na ang kulay guys. Natural, very natural. Sa ilalim guys, hanapin natin ang young baby para maparami natin guys. Hanapin nyo guys, sulungan niya ko. Ito guys, hanapin. So nakita nyo na guys. Nakita nyo na, mayroong white. Ito guys, white. Variegated na alocasia. Ito yung young babies guys, kung paano natin paramihin. So, iripat natin. So, yun na guys, nakita nyo na. Ito pa, mayroon pa akong isa guys. Tingnan nyo. Oh. So, ang dami ko na nito guys. Ang dami. So, ito yun guys. I will give you tips. Techniques kung paano maparami ang ganitong klaseng halaman guys. So i-share ko ito sa inyo guys bilang yung new vlogger nyo, bagong vlogger nyo, at the same time agriculturist. So nakita nyo yan guys, first requirement ko nito guys, ang soil requirement, garden soil lang guys, very simple, at saka 50% compost. So combination ng compost guys, ng garden soil at saka kukupit yung bunot ng niyog. Yung compost na guys, very dark green na. Second guys, yung watering guys. Every day giwater ko siya guys. Pero ulan, tubig ulan guys ang gamit ko. Mas maganda kasi ang tubig ulan guys kasi hindi siya chlorinated. Hindi katulad ng water district water, chlorinated yan guys. You can use chlorinated water guys, but you should stock for one night para mawalan yung chlorine niya guys. Pero pinaka the best guys, tingnan nyo. Second guys, iskunin na natin yung young babies guys, para iripat natin dito guys. Guys, I use spoon. Gamit na kutsara guys. Kutsara natin yung young baby. Guys, excuse. Ito na guys. Tingnan nyo guys, ito. Ito yung gagawin nating propagation material guys. Ito yung young baby na variegated alocasia. Tingnan nyo guys, albino. Lahat white. White-green ang labas nyo guys. Ito yung pinakamagandang medium guys. Ito yung pinakamagandang choice ng material kung paano tayo magparami ng variegated na alocasia. So,
gumamit ako ng garden soil lang guys with combination ng bunot ng lubi or niyog, kukupit. Ito guys, nirunin ako. So paano natin gagawin to guys? Ilagay lang natin dito gamit ang kutsara para hindi masugatan yung roots niya guys. Tingnan nyo guys kung paano ko itinanim ang variegated alocasia. Ito na guys, tingnan nyo. Di ba automatic? Guys, ganito ang practice ko sa garden ko. Last August, last year, 2020, ngayon 2021 na. So almost 6 to 8 months lang guys. Nabili ko ang variegated na alocasia, ganito lang kalaki. Look at it now. Ganito na siya kalaki guys. Ang secret ko guys, gidiary ko siya ng tanim sa lupa. Later, pag malaki na guys, saka mo pa i-transfer sa pot. So, pag i-transfer mo sa pot guys, of course, ready for selling. O pwede mo na ibinta guys. Of course, practical tayo. Magasto tayo ng pots at saka lupa at saka iba pang garden inputs. Kaya guys, ang technique ko sa inyo, ang bigay kong tip sa inyo, daily pwede tubigan or diligan ang alocasia guys. Kasi water loving siya guys. Nakita niyo sa swampy area, yung maraming tangkong. Doon din tumubo yung mga gabi and other alocasia varieties. Dito sa garden ko sa gilid ng bahay, is tingnan niyo, napalago ko siya guys. Tingnan niyo. Tingnan niyo guys, may bago pa siyang dahon. Tingnan mo. Ganito siya kaganda guys pag makita niyo sa malipitan. So ito yun guys, ang practice ko. Very simple guys. Pag mayang baby na, kunin nyo lang, gamitin nyo yung kutsara. At saka ganyan nyo, ilagay nyo dito. Mag-wait for 6 to 8 months. Ganito na siya kaganda guys. Kaya tinatawag ko ito ang pinakamagandang dahon, pinakamagandang tanim sa whole Philippines guys. Kasi tingnan nyo, hindi siya well arranged yung variegation niya, kundi random. So there is beauty in random guys. So tingnan nyo guys, tingnan nyo, okay. Asaka tingnan nyo yung dahon niya guys. Oh. Ang fertilization guys, sa fertilizer, hindi ako gumagamit ng commercial fertilizer guys. Bakit? Kasi ang alocasia guys, madaling malanta, magdaling mag-growth rot. Pag masubrahan ng fertilizer guys, masira yung dahon niya. Kaya ginawa ko guys, very natural. Sa lahat ng mga alocasia varieties ko, ang ginawa ko is simple. Water ng ulan at saka dinidiligan ko, gimix ko ng water ng kilis bigas, linis bigas, yung water na gilinis natin sa bigas. Ihalo nyo yun guys. One part ng linis bigas na water at saka five parts ng ulan, tubig, tubig ulan. So yun lang practice ko guys, walang commercial fertilizer. Kasi guys, I believe na natural is the most natural way and the most beautiful thing para sa ating tanim. So gaya ko na parami yung mga alocasia ko guys, tingnan nyo. Hindi lang ito basta-basta guys, swerte ito sa atin, grasya ito ng may taas. So kailangan lang natin is i-practice kung ano ang gusto ng tanim. Lahat tayo guys may green thumb. Walang isinilang na tao na may green thumb na. Lahat mapag-aralan guys. It's a matter of understanding the growth habits of plants guys. Yun lang ang pinaka-simple. I-experiment natin, obserbahan natin kung anong gusto niya. Dati guys, ang location ng alocasia ko doon sa direct sunlight. Pero masira yung dahon niya guys at saka nag-stunted yung growth niya. Mahina yung growth niya. Kaya inilagay ko siya. Alam niyo ba guys kung anong location niya ngayon? Instead of sunlight exposure guys, sa sunrise, sa sunset ko siya inilagay. So bandang sunset area guys, yung may sunset exposure ng sun, the best ang variegated alocasia na maglaki guys. Kaya ito na yung pinakamagandang spot
sa garden niyo. Pag merong sunset na sinag ng araw, guys, doon niyo ilagay ang alocasia. Lalo na itong pinakamagandang alocasia ko. Kaya guys, ito yung opposite sa iba, sunriser. Ang alocasia, guys, sunset, sunsetter. So ito na, guys, I hope you learn from me and I also learn from you guys through your comments. So i-like nyo, guys, ang video ko. I-like, share, of course subscribe pag gusto niyo. Kasi sa susunod na video ko, guys, short video ko, kahit konti lang yung naibigay ko sa inyo na tips, pero alam ko maka-learn kayo. It's not just because of the joy of watching my video, but also my responsibility also is to give you small tips, techniques para ma-share ko rin yung knowledge ko. Kaya naparami ko ang variegated alocasia. So tingnan nyo, guys, hindi lang pala mga artista ang meron ito, kundi meron din tayo. So tingnan nyo, guys, ang dahon niya, ang ganda. So yun lang, guys, I hope sa susunod na mga video ko, to see is to believe, makikita nyo ang mga tanim ko sa small garden ko na ako mismo ang nagtanim, guys. At saka hindi lang ito for the sake of planting, also for the sake of sharing. That's why ang Joe Plantito Vlogs nandito para sa inyo, para mag-share sa inyo ng tips. Hindi lang magbigay o magpakita ng tanim, pero magbigay din ako sa tips sa practice ko. So ituloy, guys, yung practice ko kung paano maparami, mapaganda pa, and of course, kung meron kayong gusto na mag-business, of course, mag-collection lang kayo ng maliliit na ganito. 6 months to 8 months, ito na sila. So diba, guys? So welcome back! O, dito nagtapos ang aking video. Pero hindi pa ito nagtapos, guys. Kasi tingnan nyo, ipakita ko man sa inyo ang mga halaman ko. Alocasia varieties. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Meron pa dito, guys. Oh. Meron pang maliit. So tingnan nyo, guys. So tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo yung dahon niya, guys. Oh. At saka yung anya, guys. Tingnan nyo kung gaano gaganda, guys. Tingnan mo. Oh. Oh. Meron pa doon isa, guys. Oh. Tingnan nyo. Oh. So ito lang, guys. Maraming salamat sa Joe Plantito Vlogs. Hindi lang kayo nasiyahan, hindi na-enjoy pa kayo. I hope you enjoy watching my video, watching my plants. Lahat, guys, may kakayahang magtanim. So dito na tayo, guys. Welcome sa Joe Plantito Vlogs. Regards sa mga Skylarks. Larks, i-share nyo, i-like. Huwag i-subscribe po na akong channel, ang Joe Plantito Vlogs. Maraming salamat. Thank you, everyone.